ngayon, nandito na tayo sa bayan ng Silang Cavite. So na ngayon, nandito na tayo sa pinakamatandang simbahan dito sa Cavite, ang Our Lady of Candelaria, dito sa Silang Cavite. Ang Our Lady of Candelaria Parish Church ay karaniwang kilala bilang Silang Church. Ito ay Roman Catholic Church sa munisipalidad ng Silang. Ang simbahang ito ay isang tipikal na Baroque Church na walang anumang detalyado at kamangha-manghang gayak sa simpleng harapan nito. Kilala ito sa estilo ng arkitekturang kolonyal ng Espanya at ng Rococo influence retablos. Ang mga paring Pransiskano ay dumating sa bayan ng Silang at nagsimulang mag-ebanghelisasyon noong taong 1585 na may pahintulot ni Father Cristobal de Salvatierra. Ang mga paring Pransiskano na sina Fray Diego de la Concepcion at Juan de la Cruz ay mga misyonero na unang nagpalaganap ng mga binhi ng Kristyanismo dito sa bayan ng Silang. Pagkatapos ng 10 taon, itinatag ang parokya noong February 3, taong 1595. Taong 1611 naman nang nagtayo ang mga Pransiskano ng isang maliit na kapilya at paaralan na gawa sa mga light materials sa ilalim ng patronato ni Saint Diego de Alcala, isang Pransiskano at ang unang patron ng bayan ng Silang. Dahil sa kahilingan ng isang encomendero, si Kapitan Diego George de Villalobos, sa rektor ng Kapisanan ni Jesus sa Maynila, ang mga Heswita ay naatasan sa Silang noong May taong 1599. Ang mga unang Heswita sa bayan ay sina Father Diego Sanchez at Father Diego de Santiago. Ang unang dalawang Heswita ay sinundan naman nina Father Luis Gomez, Father Francisco Almerisi, Father Pedro Chirino at Father Leonardo Chelsea. Noong taong 1603, naganap ang unang binyag sa simbahang ito.
At sa taon din ito, noong August 30, 1603, ay nasunog ang simbahan at ang katabing maliit na paaralan. Sa pamumuno ni Juan de Salazar, ang batong simbahan ay itinayo noong 1637 at natapos noong 1639. Pagdating ng taong 1640, ang batong simbahan na ito ay nakatuon na kay Nuestra Señora de Candelaria. Ang kapistahan ni Nuestra Señora de Candelaria ay ipinagdiriwang tuwing February 2. Samantala, nang paalisin ang mga Hesuita mula sa mga kolonya ng Espanya, ang parokya ay kinuha ng secular na klero o secular clergy noong 1788. Ang Angustinian Recollects noong 1849 at bumalik uli sa secular na klero noong taong 1868. Ang Congregation of the Immaculate Heart of Mary noong 1910, mga secular noong 1913, ang mga Columban noong 1936, at ngayon ay pinamamahalaan ng secular na klero mula pa noong taong 1978. Sa kasamaang palad, noong taong 1880, nagkaroon ng lindol na naging dahilan ng pagkawasak ng pinakamataas na palapag ng kampanaryo ng simbahan. Muli naman itong naitayo at naisaayos noong 1989, pagkaraan pa ng halos 100 taon. Ayan mga kaobra, nakikita niyo ba yung mga yung harapan ng simbahan? Tapos yung merong kulay puti. Yan, na nakalagay Birhen ng Candelaria. Yan, diyan nakalagay, diyan. Diyan nakalagay yung original ng Candelaria. So ngayon lang siyang ibinaba simula nung nagkaroon ng pagdiriwang ng 425 years niya. Yung kaninang nakita natin sa loob ng simbahan. Isang Indio mula sa bayan ng Silang na nagngangalang Andres ay nakatuklas ng isang kahon na naglalaman ng imahe ng Mahal na Birheng Maria sa bundok ng Silang noong taong 1640. Isa pang Indio ang namangha sa kaluwalhatian ng imahen. Hiniling ng Indio kay Andres na ibigay ang imahen sa kanya at walang pag-aatubili. Ibinigay naman ito ni Andres sa Indio. Nang maglaon, itinayo ang isang tabernakulo dahil sa maraming bilang ng mga deboto. Noong January 30, 1643, iniwan ng Indio ang bayan at nakalimutan ang tungkol sa sagradong debosyon na minanan niya mula sa kanyang mga ninuno. Sa kanyang pagbabalik sa bayan ng Silang, ang imahe ng Birhen ay wala na sa itinayong tabernakulo. Humingi siya ng kapatawaran at hinanap niya ang imahe. At nahanap naman niya ito.
Muli itong nawala ng 9 beses sa mga sumunod na taon. Sa payo ng rektor ng Jesuita, inutusan niya ang mga tao na magbantay at dalhin ang imahen sa simbahan ng may galak at kasiyahan. Mula noon, ang imahen ay permanenteng inilagay sa retablo ng simbahan ng Silang. Hanggang ngayon, sa parehong sitwasyon, ito ay pinagdiriwang pa rin sa Silang mula February 1 hanggang February 3. Kasabay ng kapistahan ng Birhen ng Candelaria tuwing February 2. Ang pagtatalaga ng simbahan sa Nuestra Señora de Candelaria ay ginawa ng mga Jesuita batay sa kwentong sinabi ni Fray Murillo Verlarde, kung saan ang imahe ng Birheng Maria ay natagpuan ni Andres sa mga bundok ng Silang noong taong 1640. Samantala, ang mga retablo ng simbahan ay ginawa mula taong 1643 hanggang 1663. Ang mga imahen sa altar ay nagpapakita ng mga kaganapan hango sa Biblia at buhay ni Maria. Tulad ng pagbisita ng Anghel Gabriel kay Maria, ang panunuluyan, ang mga mago, ang presentasyon sa templo, at ang koronasyon. Ang malaking retablo sa loob ng simbahang ito ay tinatawag na Altar Mayor. Samantala, ang dalawang maliit na retablo ay tinatawag na Colaterales o Retablo Minor, na kung saan makikita sa kaliwang bahagi ang mga imahen na nagpapakita ng pagbibigay-pugay sa mga babae sa Bagong Tipan. Samantala, sa kanang Colaterales ay ang mga paring Jesuita. Kaya naman, ang simbahan at retablo nitong simbahan ng Candelaria ng Bayan ng Silang ay idineklarang bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines noong February 3, taong 2017. Mga kaobra, ipinakikilala ko sa inyo ang patrona ng Bayan ng Silang Cavite, si Nuestra Señora de Candelaria. Bukas sa Obra Maestra.